Without your word, I am incomplete. Kawikaan chapter 15 verses 1 to 33. Verse 1. Ang malumanay na sagot nakakapawi ng galit, ngunit sa tugong marahas, puot ay hindi mawawaglit. Ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay puno ng kahangalan. Ang paningin ni Yahweh ay nakatuon sa lahat ng lugar. Ang masama at mabuti ay pawang minamasdan. Ang magiliw na salita ay nagpapasigla sa buhay, ngunit ang matalas na pangungusap ay masakit sa kalooban. Di pansin ng mangmang ang turo ng kanyang ama, ngunit dinirinig ng may isip ang paalala sa kanya. Tahanan ng matuwid ay puno ng kayamanan, ngunit ang masamay nagkukulang sa lahat ng kailangan. Seven, ang labi ng may unawa ay nagkakalat ng karunungan, ngunit hindi ganoon ang hangad ng isang mangmang. Eight, kasuklam-suklam kay Yahweh ang handog ng masama, ngunit sa panalangin ng matuwid, siya ay natutuwa. Verse 9, sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi, ngunit kanyang minamahal ang katuwiran lumalagi. Ang gumagawa o gumawa ng masama ay tatanggap ng parusa at tiyak na mamamatay ang ayaw sa paalala. Kung paanong ang daigdig ng mga patay ay hayag kay Yahweh, ang laman ng puso niya ay di maikukubli. Verse 12, ayaw mapagsabihan ang mga palalo at sa matatalino'y hihingi ng payo. Thirteen, ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumubay ay waribay nakangiwi. Verse 14, ang taong may unawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang mangmang ay nasisiyahan na sa kanyang kahangalan. Verse 15, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng masamang unang mangmang ay bukal ng kahangalan. 15, ang dila ng may unawa ay nagbubunga ng kaalaman, ngunit ang bibig ng mangmang ay bukal ng kahangalan. Sixteen, ang mahirap na gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay mas mainam kaysa mayamang panayhirap naman ng kalooban. Sixteen,
Mas masarap ang isang platong gulay na inihaing may pag-ibig kaysa isang matabang baka na may galit. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Ang landas ng batugan ay punong-puno ng tinik, ngunit patag na lansangan ang daan ng matuwid. 20. Ang anak na may unawa ay kaligayahan ng ama, ngunit ang isang mangmang ay kahihiyan ng isang ina. 21. Ang mga walang isip ay natutuwa sa mga bagay na kahanganan, ngunit lumalakad ng matuwid ang taong may kaalaman. Ang isang balak na may bilis ay di pakikinabangan, ngunit ang planong pinag-aralan ay magtatagumpay. 24. Sa mga marunong ang daan ng buhay ay pataas. Ang daan ng buhay ay pataas upang maiwasan ang daigdig ng mga patay. 25. Wawasakin ni Yahweh ang bahay ng hambog, ngunit ang isang bahay ng biyuda ay iingatan ng 26. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama, ngunit kasiyahan niya ang pangungusap ng may malinis na diwa. 27. Ang gahaman sa salapi ay nauuwi sa kaguluhan, ngunit ang tumatanggi sa suhol ay mabubuhay ng matagal. Tinitimbang ng matuwid kung ano ang sasabihin, ngunit di na iniisip ng masama ang kanyang sasalitain. 29. Pinapakinggan ni Yahweh ang daing ng matuwid, ngunit ang panawagan ng masama ay hindi dinirinig. 30. Ang masayang ngiti sa puso ay kasiyahan. Ang mabuting balita ay may dulot na kalusugan. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. 32. Ipinapahamak ang sariling ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. 33. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagtuturo ng karunungan, at ang pagpapakumbaba ay nagbubunga ng karangalan.
Sana itong mga verse ay nakatulong sa atin upang lalo tayong manindigan kung ano yung tama at mali at piliin natin yung mga bagay na mabuti. God bless. Dalangin ko na ang bawat isa ay na-bless sa mga salita nito. Ang verse na ito na ating napakinig ay mula sa hango sa Biblia. Hindi po ito gawa-gawa lamang. Ito'y hango sa Biblia. Sana nasa maayos kayong kalagayan at maging matatag pa ang inyong pagsunod at pananampalataya sa Diyos. God bless. Magandang araw po. God bless.